Dati, pera ng iba ang binibilang, hinahawakan at pinapalago. Pero ngayon, sariling negosyo na ang kaniyang hinahawakan. Samahan niyo po ako sa ating segment na Pagkakakitaan Unlimited. Saska San Diego, Bobadilla at ngayong araw na to kasama po natin. From being an employee, ay meron na po siya ngayong sariling negosyo. Dating nagtrabaho sa bangko, ngayon ay meron ng jewelry business. Kasama po natin, huwag na nating patagalin ha, mula sa Gilded Solutions Jewelries, si Anne Ramirez Fabico. Anne, welcome sa ating discussion ngayon. Hello, hi, Jessica. So, ayun, kumusta ka na? Si Anne ay isa po sa mga batchmates ko. Parang, I think hindi tayo naging magka-section, di ba? Nung high school, pero naging batchmates po kami ng 4 taon sa iisang school sa Jesus is Lord Colleges Foundation sa Bulacan. And natutuwa ako kasi dahil nga sa social media, connected tayo, halos lahat tayo, no, until now. At nakikita ko yung mga pinopost mo ngayon, into jewelries ka na pala ngayon. Actually, ang business, family business talaga namin ever since yung alahan. So, meron kaming shop located sa Calvario, may kawayan. Puro handmade yun. So, customized, personalized, ring rings na handmade yun. Oo. Pero ang balita ko, matagal ka rin nagtrabaho sa isang bank. Commercial bank ba ito? At ilang taon ang, kumbaga, in-spend mo doon sa pagiging bank personnel? Oo. So, 10 years. After ng college, nag-apply ako agad. So, natanggap ako sa banko. 10 years akong nag-work doon. So, after noon, nag-change ako ng career kasi parang medyo, ano mo yun, dumating ka doon sa point na parang na-boring ka na sa trabaho mo. Gusto mo maiba. So, napunta ko sa call center kasi nung time na yon parang feeling ko, ang cool nung sa call center, walang, di ba, pag nasa bangko ka, todo, ano ka, uniform, di ba? Todo makeup, ganyan. So, nung nag-change yung career, nagpunta ako sa call center, walang uniform, walang ano. So, feeling ko ang cool-cool nung time na yon. Tapos, after a year, nabuntis ako kasi saka nag-resign na ako. Nag-resign ako kasi kami ng 6 years yung baby namin bago siya nabuo. So, nung nasa call center, decided kami dalawa na mag-resign na. So, para maging full-time mom. Oo, kasi baka, kasi syempre pang gabi, baka ma, di ba, pag puyat ka, tendency, baka mamay mawala pa si baby, ang tagal-tagal mo siyang inantay, di ba? Pero doon sa 10 years mo sa bank, plus 1 year doon sa call center, sabi mo, kasi parang yata yung usong-uso noong panahon na nag-umpisa yung mga call center, di ba? So, ang dami ding naglipatan sa call center. So, doon sa mga panahon na yun, nag-negosyo ka ba on the side? Kasi sabi mo nga yung background ng family mo is into jewelry making na sa Bulacan. Hindi, actually, nung time na yun, naka-ready na yung may page ako sa FB, yung Gilded Solutions. Pero hindi ako talaga naka-focus doon. Minsan nga may nag-message yun tapos hindi ko na siya naasikaso kasi meron akong full-time na full-time akong empleyado. So, ino-offer ko lang doon yung mga rings na handmade, ganyan. Pero hindi talaga ako naka-focus. Hindi ko siya na, parang napabayaan ko yung page. Siguro nga sa pagninegosyo, kailangan din talaga ng focus, no? So, naging mommy ka, stay at home mom. So, nagkaroon ng mas maraming time, hindi lang kay baby, hindi lang kay hubby, kundi sa hobby mo na isa. Yung paggawa naman ng mga handmade, at saka may mga customized ka, at saka yung iba machine, sabi mo machine made na yan. At binenta mo ito online. Yes, oo. So, after a year ko na, then nag-resign na ako. After a year nung pagkapanganak ko kay baby, nag-decide ako na magtinda online ng mga machine-made na mahas. So, ito yung mga Saudi gold, saka Japan gold jewelries. So, sinubukan ko magtinda ng mga 1 hanggang 3 necklace. Yun. Ano lang, talagang sample lang. So, siguro mga, nung time ngayon, mga mababa pa yung gold eh. Kasi biglang tumaas yung gold nitong pandemic eh.
So, nag-count ako sa mga, nung, ano, tatlong necklace, ayan. Akala ko walang bibili. Hindi kasi ako yung tipo na, yung mag-chat-chat, tapos sabihin ko sa'yo, uy, may tinda akong alahas, baka gusto mo. Hindi ako, hindi ganun yung marketing strategy ko. Ang ginagawa ko lang, basta pinopost ko siya, tapos, nag-join ako sa mga buy and sell groups, doon ko siya pinopost. Eh, luckily naman, wala pang 1 week, nasold ko siya agad. So, yung nilabas, naglabas ako siguro doon sa tatlong necklace, yung mga 10,000 lang, ngayon. Nabalik ko agad ng ilang araw lang. Ay, sabi ko, maganda to. Sige, mag-focus na ako dito. Yung iba ko pang itinda. Nandito na naman ako sa linya ng alahas. Sila na, anytime na pwede kong tanungan kung may tanong ako, di ba? So, ito na yung ituloy ko. Ayun, nagdire-diretso na siya. Oo. So, nung una, parang naisipan mo lang, try nga natin for fun lang. Kasi, tama ba, Ann, ang mga nanay talagang, sabi nga nila, nanay madiskarte. Kahit nasabihin mo, ang hirap ng mag-alaga ng bata, ang hirap mag-maintain ng bahay, kung stay at home mom ka, parang kulang pa. Parang ang dami-dami nating time at nagnegosyo ka pa. Oo. Kasi, syempre, di ba, sabi ko nga sa'yo, after ng college, nag-work ako agad. So, parang hindi ako sanay nang wala akong income, di ba? Although, yung ATM ni James nasa akin. Di ba kasi yung meron kang yung sarili mo sa kitaba na, ano, na kita. Kaya, ayun, nag-start ako ng paunti, sideline, tas hanggang ngayon, ayan na, hindi, parang hindi na siya sideline. Tinutulungan na ako ni James. Full time na. Oo. Tulad kagabi, nag-live ako, si James yung taga-sagot dun sa mga, ano, nag-PPM dun sa live ko habang live selling. Oo. Speaking of live selling at saka yung mga pinopost mo sa stories, sa Facebook, tsaka sa Instagram, medyo rewind lang tayong konti. Nung high school tayo or elementary tayo, di ba, business na yan ang family mo. So, anong kaibahan nung inumpisahan nila? Kasi ngayon, aba, online. Kasi wala kang physical shop, di ba? So, paano mo tin-transform yun? Kasi parang isipin, ang hirap yata magbenta ng alahas online. Kasi paano mo malalaman kung legit? Parang ganun. Oh, totoo. Una, maghirap kasi tatanungin ako kung legit ka ba o baka mamay-spammer ka, di ba? Ang ginagawa ko, in-introduce ko yung shop namin sa May Kawayan. Sabi ko, pwede nyo pong pick upin doon. Yan. Yeah. May physical store po ba kayo? Sinasabi ko, may shop kami sa May Kawayan, gawaan ng handmade jewelry. Pero itong mga pinopost ko sa online, nandito sa, ano, area namin sa Giginto. So, pwede kang mag-pick up dito or kaya mo, delivery. Tapos, sinasend ko yung page ko. So, ayan, check nyo po. Pwede, kasi sa online, pwede kang mag-legit check. Tatype mo yung pangalan, tapos papa-legit check po kung ano, kung legit ba siya o scammer. So, ayun, sabi ko, i-legit check nyo lang po ako. Kung wala kayo talagang tiwala, ang policy sa online, ang rule, huwag kang bumili, di ba? Pag wala kang tiwala. So far naman, thank God, marami nang nagtiwala. Tapos, kusa silang nagbibigay ng review sa akin, yon. So, pinopost ko sa FB para dun sa mga bagong buyers, meron silang, ano, source. O, meron silang titingnan na reviews. Ayun. Kasi meron talagang specific market na ang gusto nila, yung talagang makikita nila item, pupunta sila sa store mo, doon sila mamimili, doon sila magsusukat, di ba? Yun ay available doon sa, kumbaga, 40 na yun ng parents mo, di ba? Ng iyong family. So, ngayon, surprisingly, tamaan, no? May mga market na convenience yung gusto na parang, okay na yan, pag nakita ko sa picture, tapos may mga review na positive naman, okay, sige, ship mo na, babayaran kita, i-online transfer ko, parang ganon ang tema ng ibang customers ngayon. Oo, nakakatawa nga, lalo na pag sa live selling, yung first time lang nilang manood, meron nga to nung nakaraan, first time lang niya manood, taga, ano siya, Sambuanga. So, on the spot, nagbayad siya sa akin agad, kinabukasan ship. Ayun, ganun sila, yung tiwala ba nila pag nakita nilang legit ka. Sa kapag nag-live selling, mas kasi kita yung mukha mo. So, alam na legit ka talaga.
Oo. Pagdating sa pagiging legit ng isang seller, 'di ba? Alahas man 'yan or kahit anong produkto. Paano mo rin na-develop yung legitimacy mo, 'di ba? Although sabi mo nga hindi ka mapag present, hindi ka masyadong nag-alok, post ka lang ng post. So, paano mo na-develop yung ganong trust sa iyo ng mga kahit hindi mo pa ano, buyers? Okay, so yung mga unang na-post, unang mga napadala ko na sa LBC, sa pinipicturan ko sila. Tapos, yun yung pinopost ko rin sa My Day, pinopost ko sa page. Yan, para nakikita nila yung mga transaction ko. Tapos kasi ang ginagawa ko pag nagpapadala ko, merong video para makita nila kung transparent ba kung ilan yung minutes, ilan yung ilagay sa box. So meron talagang ganong si tema. Kasi naisip ko, kaya ako sa video ha, pwede kasi hindi mo sila kilala, di ba? So, possible na pag inopen nila yung parcel, sabi nila, ay, kulang yung pinadala mo, kulang ng isang hikaw, kulang ng isang ano. So, para open sa isa't isa, pinapakita ko kung paano sila binabalot hanggang sa yung PC. Para walang doubt na yung pinadala ko sa'yo. Ayun. Mm. So every step, kumbaga para may proof of ano sila, legitimacy, sabi nga no, pinipicturean mo, binivideohan mo. So ngayon, sabi nga nila new age na, new normal ng pagnenegosyo. Kailangan lang mahilig kang mag-video, mahilig kang mag-picture, mahilig kang mag-post, ganon. Oh, tama, tama. Oo. Talagang nasa Oo, nakakatuwa kasi yung stories din ni Anne, nakikita ko sa Facebook at saka pinopost din niya pati nga yung mga nag-purchase na at box ang pinapadala mo via courier. So marami pa din kasi yung nag-iisip, safe ba na i-ship o yung shipment na mga ganito, considering na syempre mahal yung mga items na binibenta mo. Safe naman, wala ka namang na-experience na nawala, nasira, or nabasa, wala namang ganun. Safe naman siya kasi unang-una dinideclare ko yung totoong value ng alahas. Yung iba kasi hindi nila dinideclare kasi nagtitipid sila sa shipping fee. Siyempre, para sa security ko, saka security ni buyer, de-declare natin itong value para anything na ano mang mangyari dun sa parcel, ibabalik naman ni LBC yung value niya, yung amount ng parcel. So far, wala pa naman akong na-experience na bumalik sa akin yung parcel o pagdating niya, pagdating sa buyer, wasak-wasa. Kasi, ano naman intact naman yung pagkakasealed, tapos okay naman yung box. Saka, mas secure kasi nga, di ba, may video. So, meron tayong mga evidence. Ganun-ganun. Oo, ayan. Protection ng buyer at saka protection din ni Anne bilang seller. So, lahat yan, dinodocument talaga niya para meron siyang pruweba ng mga shipment. Sa mga nakikinig sa atin, nanonood sa atin, marami siguro o general public hindi maalam dun sa paano ba malaman totoong gold. Diba? Kasi sa dami ng lumalabas ng mga fancy jewelry ngayon, parang itsura pa lang, diba? Pare-parehas na. So kapag picture lang ang basihan or video lang, anong tip yung binibigay mo sa kanila para masipat nila kung gold ba yan talaga or hindi? Usually kasi, yung mga machine-made casting jewelries, may mga tatak yan, may mga markings. So, limbawa, sample lang kita. Ito. Katulad nito. Kita mo. Kita ba? Okay. Yan, 750. Mga markings na ganyan, 750, ibig sabihin ito, Saudi gold. Pag may nakita ko yung markings na K18, Japan gold yun. So, automatic, pag 750 nakita mo, 18K siya. Pag mga 5, 8, something, 14K, ayun. Merong may mga code per, ano. So, sa fake, sa mga viewers, walang ganyan na nakatatak.
Oh, okay. So, yung mga numbers na yon may ibig sabihin pala yan. Kasi, di ba, minsan meron tayong mga ganyan. Although, siguro ngayon, sa dami ng mga manufacturer at saka sabi nga nila, yung mga, alam mo na, manloloko pa rin sa panahon ngayon. Minsan tatatakan. Pero alam mo naman na in-engrave lang doon, di ba? Usually naman talaga, pag buyer ka talaga ng gold, alam mo, tingin mo pa lang, alam mo siya kung tunay siya o kaya peke siya. Kaya nga, ang sinasabi ko palagi, dun lang kayo sa legit na seller bumili para alam nyo na totoo yung binebenta nila. Sabi ko nga, eh, pag nareceive nyo yung item, tapos napatunayan nyo na, halimbawa, ay, peke itong binigay ko sa inyo, babalik ko yung cash nyo on the spot, walang problema. Pero sinisigurado ko kasi, lahat ng pinapadala ko, lahat ng pinopost ko, totoo. At 18K talaga siya, or kung ano man yung sinabi ko dun sa picture, 18K, 21K, 14K, yun talaga siya. Mm-mm. So, hindi ka ba nahirapan, Ann, sa pag-aaral o pag-memorize ng iba't ibang klase ng gold at saka yung iba lahat ng technicalities kasi kahit papano may background ka na? Oo, hindi naman masyado kasi pag meron lang ang baba ako na lito-lito, ganyan, madali naman tawagan lang sila nanay. Tapos, natututunan ko na siya along the way. Tulad nung pag-uri. Pag-uri mo ng gold, kung 14K siya, 18K, 21K. Noon dati, wala akong pakialam eh. Kahit nakikita ko si tati nag-uri-uri na. Kahit ilang beses na sa akong tinuro kung paano, hindi siya mag-sinking sa akin. Ngayon, na hawak ko na talaga, tapos talagang chine-check ko, ako mismo nag-uuri. Ayun, natutunan ko na siya. May isang video o vlog na nilabas ka kung paano susukatin ang singsing online. Kasi di ba ang hirap ngayon na paano, ako rin eh, hindi ko alam kung paano ba i-measure kung may nagustuhan akong singsing online, anong size ang sasabihin ko sa'yo. Kasi earrings madali, di ba? Bracelet madali, necklace madali. Anong tip yung pwede mong i-share sa amin ngayon? Paano sukatin yung daliri? Lalo kung may bibigyan, ang hirap mag-propose ng mga lalaki kasi hindi mo naman pwedeng tanungin sa girlfriend mo, ano ba size ng ano, ng daliri mo kasi bibili ako ng ng singsing, di ba? Tama. Actually, kaya ako ginawa yung vlog na yon para nga din doon sa mga ano, client ko na mga magpo-propose. Kasi nga, nahihirapan sila kung paano nila palulusutin yung singsing na suot ng girlfriend nila. Kung, syempre, kailangan naman nilang punin agad dun sa daliri lang, magtataka yung girl, di ba? So, kaya ako nirelease yung vlog na yon. So, ang kailangan mo lang dun, papel, tapos scotch tape, babalutin mo siya dito. Mahigpit na mahigpit. Kasi pag maluwag, ang tendency, yung sukat mo dun, maluwag. Tapos meron akong nirelease na chart sa FB page ko. O pwede mo rin i-search yung chart na yon sa Google. Type mo lang ring sizer chart. So, pag naikot mo na yung papel, ipa-flat mo siya dun sa ruler. Tapos, titingnan mo kung ano yung equivalent nung haba niya dun sa ring sizer chart. Yun. So, malalaman mo na kung ano. Oh, yan. Dito sa description, ilalagay ko yung link ng vlog na sinasabi ni Ann para lalo na sa mga magpo-propose o magbibigay ng regalong singsing, alam nyo na yung idea kung paano kuhanan ng sukat yung mga re-regaluhan ninyo. And speaking of engagement rings, isa siguro sa mga pinopromote mo ngayon dahil resume na kahit papano yung mga weddings, di ba, yung mga events, at go na ulit yung mga pagpapakasal. So, yung mga may balak mag-propose dyan at naghahanap ng legit na mapagkukuhanan ng hindi lang ano, hindi lang engagement ring, kundi kasama na yung wedding rings, susunod na yan eh, di ba, kasunod na yan. Ano yung range ng prices at saka yung klase? Okay, so engagement ring, para sa mga yung nasa budget, meron tayo dito, di ba? Ayan. Yung mga ganito. Kita ba? Kita? Hindi. Ayun. Yan, kita. Okay. Ayan.
So, ito mga nag-range siya ng, ay, sorry. Nawala. Sige. Nag-range siya ng, ito, 1.5 grams. Ito. Ganda. Okay. Ayan. Ang laki ng so, bato, ha? Oo, ang laki ng bato. Ano lang to? 4,200. Ay, sorry ah. 4,275. Wow! Okay. So, ganito yung mga nag-range from 3,000 to 6,000 nag-range yung pag gusto mo ng diamond, ayun, doon na papasok yung talagang budget mo talaga. Kasi pag mga ganitong papagawa mo, ipapagawa natin kila nanay, tapos diamond, pumapalo na ito ng mga 60 to 70,000. Ah, okay. Na ganyan yung size o laki ng bato. Oo, bato. Kasi diamond na yun. So, alam mo naman natin pinakaiba ng Russian stone sa diamond stone. Yung diamond stone, yung kinang niya, forever. Forever siyang makinang. Kaya siya ganun kamahal. Yung Russian stone, unit lang yung tinatagal niya. So, pagdating ng mga 10 years, 20 years, medyo lalabo na yung stone. Hindi siya forever. So, yung may mga budget, may diamond. Yung mga medyo tight yung budget, dito sila sa, ano, ma-casting jewelries. Oo. Huwag kayong mag-alala kasi ang engagement ring, symbolic lang lahat yan, pero syempre, hindi dyan nakabase kung gaano katindi ang pagmamahal mo dun sa taong bibigyan mo. Pero syempre, kung may budget ka, and sabi nga ni Anne, you want it to last forever, di ba, na mas matagal yung kinang at saka yung quality, syempre, it has a price also. So, kayo rin, nag-o-offer din pala kayo ng ganong range na talagang gusto nila ay real diamond yung ilalagay. Oo, nag-o-offer din kami. Pag handmade kasi, mas mabigat siya. Kung mapapansin mo, dito sa casting na pinakita ko sa'yo, 1.5 grams lang siya. Pag sa handmade mo siya pinasok, hindi kaya yung 1.5. So, mga papatak siya sa 3 grams, ganon. 2.5 to 3, 4 grams, ayon. Kaya mas mabigat siya talaga. Mas solid kasi pag handmade. Oo. Kanina nabanggit mo, biglang tumaas ang value ng ginto ng panahon ng pandemic. Nako, isang trivia yan at isang surprise yan. Kung kailan pa naman sabi nilang bagsak ang ekonomiya, saka tumaas pala ang gold. Kaya sinasabi nilang ang pagkakaroon ng mga alahas, isang investment din yan. More than the, ano ha, the cosmetic or yung pang-aura mo. Yes, oo, true. Long-term investment talaga ang alahas. Katulad yan, kung bago mag, nung March nung nakaraang taon, ang tanda ko, ang program ko lang noon, eh 2,150. Nung nag-declare ng senior president ng EPU, tingnan mo ah, 1 year, next week mag-o 1 year na, di ba? From 2,150 last year, ngayon, 2,850 na. So, nakita mo yung ano difference mo, di ba? Mm-hmm. So, per gram lang yung pinag-uusapan natin, di ba? So, the heavier, di ba? The heavier or the more gold na meron ka, kaya nga iba, dyan talaga nag-i-invest din sa gold. Pero kung gusto nyo na talagang sinusuot nyo lang, you feel good every day, lalo na ngayon, ay uso yung mga Zoom, di ba? Zoom meetings, Zoom presentations, kailangan nga to, lagi ka nakaayos at may accessories ka. Sige, Anne, ipromote na natin yung mga items na meron ka, ano yung mga i-offer mo, at saka, syempre, saan ka pwede hanapin online? Ayun, paki-like lang po, saka paki-follow ako sa FB page ko na Gilded Solutions Jewelry or NGS. Meron din po akong isa pang account. Dalawang account ko, Gilded Solutions Jewelry saka NGS account. And meron din po ako sa YouTube. Search na lang din po yung Gilded Solutions. Bago lang po yun. Pakisubscribe na lang po. Meron na akong mga 25 subscribers. Baka gusto nyong dagdagan. Makisubscribe na rin. Available po yung mga alahas ko, 18K Saudi Gold, Japan Gold,
2,850 lang po sa Saudi, 2,900 sa Japan. Per gram po tayo, hindi po tayo per piece. Ayun, tapos meron din po akong GC. So, sa mga gusto pong magpa-add, magpa-add para maging reseller ko, message nyo lang po ako, PM nyo lang po ako. A-add po kayo sa GC ko. Ayun, thank you po. Mm-mm. Ayun, open siya pala for resellers. Kita nyo yung mga advances ngayon sa pagninegosyo. Unlimited talaga yung pagkakakitaan. Options natin ngayon kasi may magtuturo na sa inyo kung paano ba yung business ng alahas. Hindi kayo magpupuhunan na ng sobrang laki kasi meron ng ire-resell nyo na lang eh. At magiging alahero, alahera instant na rin kayo, diba? So, dun lang sila mag-chat sa'yo sa iyong messenger o kaya sa kahit anong sinabi mo na social media account mo, Anne. Yes, opo, tama yon. So, chat nyo lang ako sa Gilded Solutions Jewelry sa FB page ko or dun sa NGS account. Okay. Magkano yung, kumbaga, minimum na para makapag-resell sila? Actually, sila na mismo yung bahalang mag-markup nun. Yun yung bigay ko, 2,850 per gram sa Saudi, 2,900 sa Japan. Sa wholesaler ako nagbibigay ng discount, minimum ako ng 100 grams, 2,800 po ang bigay ko. Mm-hmm. Per gram. Nako, baka kayo ay interested din po mag-sell or resell ng alahas. Mayroon na pong tutulong at magtuturo sa inyo na 100% legit. Dahil sabi nga nila, o sabi nga niya, ang family niya, kumbaga kinalakihan na niya itong negosyong to. At kilala ang Mikawayan, Bulacan ha, sa paggawa ng mga alahas dati pang panahon. So isa po si Anne ng Gilded Solutions na makakatulong sa inyo. Once again, Anne, yung ating Instagram account, Facebook account, paki-announce sa kanila. Ang Facebook account ko, Gilded Solutions Jewelry at NGS po. Ayun. Ang YouTube account ko, ganun din, Gilded Solutions. Alright. Mm-hmm. Yung Instagram ko, sister, medyo hindi ko siya nasikaso. Kasi naka-focus ako sa actually, naubos na yung oras ko dun sa kasagot sa message, FB pa lang. Kasi medyo na Instagram. Oo. Lahat po ng link na yan ay ilalagay natin sa description box natin dito sa ating YouTube channel para makasubscribe din kayo sa kanya at makapanood ng kanyang Facebook live selling. So, abangan natin ha yung susunod na live selling session kasama ang Gilded Solution. So, once again, Anne, maraming salamat sa iyo. Okay, thank you, Jessica. God bless po. Thank you, at more blessings, more success sa iyong jewelry business. So, yan ha, sana marami kayong natutunan. Ganun pala ang pagninegosyo ng alahas, malay nyo, kayo din. Yan pala ang inyong linya. At na-feature po natin ang Gilded Solutions dito sa Pagkakakitaan Unlimited kasi pwede kayong pag-resell dahil unlimited nga po ang pwedeng source of income. Maraming salamat, ingat po tayong lahat.